Hindi pa nakukumpleto ni Johanna ang kanyang bakuna kontra COVID-19. Noong Pebrero pa dapat niya natanggap ang second dose, pero wala na raw siyang balak na magpa-second dose at booster dose. Walang time. Dahil usually kapag pipila ka doon, you know, ahaba na ng pila, then makanggang 12 ka na or hindi ka abot sa lunch. Kaya naman, todo na lang pag-iingat sa COVID-19. Isa lang si Johanna sa ilan pang mga residente na kinukumbinsi ng lungsod na magpabakuna. We are doing house to house ngayon just to convince them. Dahil yun na nga, kailangan pala talaga yung booster natin. As we have seen, yun nga isa yun eh, kaya mababa rin ang kaso natin dahil sa mga pagbo-booster din natin. Itinigil na ng pamahalang lungsod ang pagbabakuna sa SLU at UB Gym. Tanging ang SM Parking Building at Health Districts ang naiwan para sa vaccination. Sa kasalukuyan, pumalo na sa 280,374 ang fully vaccinated sa lungsod. Pero posible itong bumaba dahil dapat na raw palitan ang definisyon ng pagiging fully vaccinated. We have to change the definition of fully vaccinated that will now include primary vaccine series plus the booster. Okay? Kasi meron naman tayong supply na ng booster or doses, no? Pangalawa rin siguro yung si Kraken, no? Yung pag-require natin sa mga workplaces na pag bumalik ang mga tao sa trabaho, i-require na rin natin na encourage natin na bago sila makabalik, nandun na rin kasama na naka-booster doses na rin sila. Pag nagkataon, aabot na lang sa 37% ang fully vaccinated sa lungsod. Kaya naman, todo kayod ang lungsod sa rollout ng booster dose. 107,000 na ang ating na-booster and that's only 37%. So, konti pa yun. But then we said na kailangan ang ma-booster natin will be prioritized to A1, that is the health workers, A2, yung mga senior citizens, and A3, yung mga may comorbidity. Yun naman ang sinasabi ng DOH that if we cannot give booster shots to all, we have to at least prioritize the first three. Ayon kay Dr. Solante, dapat lang na manatili pa ang alert level sa bansa habang may rollout ng bakuna. Aking bagay to na hindi muna tayo magbaba ng alert level, especially now na medyo mababa pa rin ang booster vaccination natin. Na at this point in time, maganda ang mga kaso pababa na. Pero dapat hindi pa rin natin kalimutan na nandito pa rin ang Omicron variant at karagdagang protection, especially sa mga vulnerable population, ang booster. Inaantay pa na aprobahan ng IATF ang ikalawang booster dose bago ito i-roll out sa vulnerable population. Ayon sa Department of Health, maaari lamang na makuha ang booster dose pagkatapos ng halos 2 buwan matapos matanggap ang first at second dose. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.